Marami ang nagtatanong, bakit daw hindi idinaos ang okasyong ito sa Ilocos o sa Leyte o di kaya sa Bulacan kung saan sinilang ang aking lola? Bakit nga ba sa General Luna Street sa Intramuros, Manila? Aaminin ko po sa inyo, nadala po ako sa pelikulang General Luna matapos ko itong mapanood. Naalala ko ang ating mga dakilang bayani noong sila ay nakikipaglaban sa mga banyagang Kastila para sa ating kalayaan. Naalala ko rin na tulad ni na Andres Bonifacio at saka yung kanyang kapatid na si Procopio, si General Luna ay pinatay din ng kapwa na Pilipino. May hawig yan sa nangyayari ngayon dito sa atin. May corrupt na Pilipino rin sa loob at sa labas ng pamahalaan na siyang pumapatay sa ating ekonomiya at nagpapahirap sa atin ngayon. Sa kabila ng ating deklarasyon ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898, may 117 taon na ang nakalipas. Nakakalungkot mang sabihin, hindi pa rin tayo may tuturing na lubos na malaya. Nakatali pa rin tayo sa pusod ng kahirapan, patuloy pa rin na dinidiktahan tayo ng mga mauunlad na bansa at ang mga dambuhalang negosyante. Kabilang na riyan ang mga nasa pamahalaan na siyang pasimuno ng mga anomalya na siyang pangunahing dahilan kung bakit magpahanggang ngayon ay marami pa rin sa atin ng mga kababayan ang naghihirap. Nais ko ipailala sa inyo at sa ating mga kababayan na hindi pa tapos ang revolusyon na sinimulan ng ating mga bayaning sina Dr. Jose Rizal, Gat Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, General Antonio Luna, Diego Silang at marami pang iba. Hindi pa tapos ang revolusyon. Hindi pa tayo lubos na malaya. At nais ko ring bigyan diin na ang susunod na halalan sa Mayo ay isang bahagi pa lamang ng patuloy na pakikindigma para sa ating kalayaan laban sa kahirapan. Sa susunod na eleksyon sa Mayo, alalahanin natin ang sakripisyo ng ating mga bayani. Ipaglaban natin at ipagsalooban natin, huwag tayong papadala sa mga matatamis ng salita ng mga politiko. Husgahan natin ang mga humaharap sa atin base sa kanilang sariling pagkatao, karanasan at plataforma sa gobyerno. Nasa ating mga kamay ang katuparan ng ating mga pangarap na sinimulang ipaglaban ng ating mga dakilang bayani tungo sa isang malaya at masiglang bayan. Huwag tayong matakot gawin ang tama. May mga nagbabantang panganib pa sa ating mahal na inang bayan. Sa Pilipinas ngayon, nagkalat ang mga criminal syndicate tulad ng mga drug lord, gambling lord, smuggler. Hawak nila ang mga otoridad. May mga pulis nagbibigay ng proteksyon sa mga drug lord. May ibang namang may pagkakataon pa, pulis mismo na ang siyang tumatayong drug lord. Dahil dito, laganap ang illegal drugs ngayon dito sa ating bansa. May statistika, 93% ng barangay sa buong Metro Manila ay binalot na ng illegal drugs. Bakit? Kabi-kabila ang patayan, nakawan, kidnapping. Maraming kinabukasan at pangarap ang sinalanta ng droga. Libo-libo na rin buhay at pamilya ang winasak ng droga. Sa kabila ng pagyurak ng droga sa ating kabataan at sa ating kinabukasan, napabayaan naman natin ang sektor ng edukasyon. Kulang ang silid-araran, mababa ang kalidad ng mga libro na binibigay natin sa mga mag-aaral. Kulang ang suporta na binibigay ng ating pamahalaan sa ating mga guro. Kulang ang benepisyo at training para maging mas mahusay ang kanilang pagtuturo. Nalimutan na ba natin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? At nasa kamay ng ating mga guro na maihanda ang ating kabataan sa magandang kinabukasan? Nalimutan na ba natin na sa lahat ng serbisyo
na ibinibigay ng pamahalaan sa taong bayan, ang pinakamahalaga ay ang edukasyon. Nakakalungkot dahil parang nakalimutan na nga. Patuloy ang paglipad ng ating mga kababayan patungo sa ibang bansa upang doon magtrabaho. May 5,000 na umaalis araw-araw. Nagtitiis ang ating mga OFW na malayo sa kanilang pamilya para lamang may pakain at mapag-aral ang kanilang mga mahal sa buhay. May labi sa 6,000,000 walang trabaho. Yung mga masiswerte na nakahanap ng panandaliang trabaho o casual employee, balik sila sa walang trabaho pagkatapos ng 5 buwan, end of contract. Bakit hindi mabigyan ng proteksyon ng ating pamahalaan ang ating mga manggagawa? Yung mga kaawa-awang magulang naman, hindi na halos nagkikita o nagkakausap ng kanilang mga anak dahil madaling araw pa lamang ay aalis na ng bahay, papasok sa opisina. Pagbalik naman sa bahay, gabi na, tulog na ang kanilang mga anak, penitensya ang dinadanas nila araw-araw sa biyahe. May MRT nga tayo, palagi namang sira. Walang alam at korap pa ang mga namamahalan ng ating MRT. Nagtitiis ang ating mga kababayan na mag-MRT kahit mahaba ang pila, mainit, pag may araw, nababasa naman pag umuulan. Pagsakay nila, para naman silang mga sardinas, siksikan. Pinagtsatsagaan nila ang MRT dahil wala naman silang ibang masasakyan na maayos. Sinusugal nila ang buhay at kaligtasan nila dahil wala silang ibang magagawa. Ang tren naman natin na dati bumabiyahe mula Tutuban hanggang Damorte sa norte at Bicol sa Katimugan ay naghihingalo dahil sa pagkawalang alam ng mga namumuno. Putol na ang mahabang biyahe ng tren. At ngayon, hanggang Alabang at Tutuban na lang ang pinag-aandaran ng tren natin. Malaki rin ang pangangailangan natin ng bagong infrastruktura. Mula sa bagong kalsada at tulay, hanggang sa airport at puerto at mga power plant. Pati na rin ang ating komunikasyon, telepono at internet ay kailangan pagandahin at pabilisin. Wala tayong nakikitang pagbabago o solusyon na galing sa pamahalaan. Saan napupunta ang napakalaking pondo na hawak ng ating mga opisyal? Nasaan na ang buwis na kinukolekta sa tao? Saan na ito napunta? Yung grafeng corruption ay talamak na rin sa loob at sa labas ng pamahalaan. Hindi na nakakagulat na manghinging diretsahan ang taong gobyerno. Normal na ngayon yan. Halimbawa sa smuggling, ayon sa statistika ng World Bank, 4 trilyon piso ang nawala dahil sa smuggling sa nakaraang 4 na taon. Kilala naman natin lahat kung sino nasa likod ng mga smuggling na ito. Bakit hindi huhulihin at ipakulong ng mga mandarabong na ito? Bakit nagbubulag-bulagan ang ating pamahalaan? Magkano ba ang dahilan? Pati basura, bukod sa napabayaan sa lansangan, ginawa pa tayong tambakan ng ibang bansa. Bakit pinapayagan natin itong mangyari? Sino ang nasa likod ng importasyon ng basura? Bakit hindi pangalanan at kasuhan ng customs? Sa halip na ibalik sa Canada, itinambak sa Clark at sa Pampanga. Buti na lang, nagprotesta ang mga residente at hinarang ang mga susunod pang itatambak ng container ng basura. Magkano na naman kaya ang dahilan? Nasaan na ang mga kilalang rice smuggler? Ano na ang nangyari sa imbestigasyon? Bakit hanggang ngayon ay hindi nakasuhan? Kamakailan lamang ay ibinalik ng DOJ sa NBI ang kaso. Ano na namang milagro ito?
dadaanin na naman ba natin sa limot ito? Magkano na naman kaya ang dahilan? Patuloy ang smuggling at palaki ng palaki ang importasyon ng bigas habang ang ating mga magsasaka ay walang natatanggap na suporta galing sa ating pamahalaan. Walang bagong patubig, walang pautang, walang murang fertilizer, walang pag-aaral at pagtuturo ng mga bagong pamamaraan ng pagsasaka. Kaya't karamihan ngayon ng mahirap sa Pilipinas ay nasa sektor ng agrikultura. Binabaliwala ng ating pamahalaan kung gaano kahalaga ang sektor ng agrikultura. Walang malasakit sa ating magsasaka. Halos 2 taon na nakalipas mula noong tamaan tayo ng bagyong Yolanda. 10,000 bahay pa lamang ang naipatayo, ngunit mahigit sa 130,000 ang kailangan para may masilungan ang mga nabagyo. Nasaan na ang bilyong-bilyong abuloy na galing sa ating mga kababayan at sa mga dayuhang bansa? Saan na napunta? Bakit walang masagot ang ating mga opisyal? Sa Sambuanga naman, hanggang ngayon, nakatira pa rin ang ating mga kababayan sa mga kubol o pansamantalang tirahan ay ang karamihan ng nasawi. Sila ang mga nawalan ng tirahan nang magsagupaan ang tropa ng MNLF at ng AFP noong 2013. Kamakailan lamang 44 ng mga miyembro ng ating Special Action Force o SAF ang nagbuwis ng buhay. Inialay nila ang kanilang buhay sa altar ng pagmamahal sa bayan. Ang malungkot nito ay magpahanggang ngayon ay tila mailap pa rin ang hinahanap nilang hustisya ng kanilang mga naulilang hindi pa rin nakakasuhan ang mga nagmasaker sa kanila. Sa mga naulila, kasama ninyo ako at ang mamamayang Pilipino sa inyong krusada na mabigyan ng katarungan ang kabayanihan ng inyong mga mahal sa buhay. Nagsimula ako manilbihan sa bayan bilang bisa-gobernador ng Ilocos Norte. Sinundan ito nang maging gobernador ako ng probinsya, tapos congressman ng 2nd distrito ng Ilocos Norte at ngayon senador ng bayan. Sa loob ng 30 taong kong paninilbihan, nakita ng aking 2 mata ang kalbaryo ng ating mga kababayan. Ang bigat ng krus na dinadala nila, maitawid lamang ang kanilang mga mahal sa buhay sa hirap at gutom. Marami sa kanila ay nagsasanla ng kanilang mga ari-arian tulad ng sakahan, bahay, mga personal na gamit, pati kalabaw, binibenta na para lang ang kanilang mga anak ay mapag-aral nila. Ano ang nangyari? Bakit tayo nalublob sa kumunoy ng kahirapan? Magaling, matalino, masipag, mabait at malakas ang loob ng Pilipino. Hindi tayo takot harapin ang mga pagsubok sa buhay. Marami sa ating mga kababayan ay nagtatrabaho sa mga sikat na kumpanya sa abroad, sa Amerika, sa Europa, sa lahat ng sulok ng mundo. Sa gitnang silangan, ang halos lahat ng mga malalaking engineering at architectural na kumpanya ay kinabibilang ang ating mga inhinyero at arkitekto. Sikat ang Pilipinas sa buong mundo. Bilib ang mundo sa atin. Pero bakit nananatili tayong mahirap na bansa? Bakit kinakailangan pang may magutom? Bakit kailangan na may matulog sa kalsada o sa ilalim ng tulay? Bakit kinakailangan may mamatay dahil walang pambili ng gamot o walang doktor na gagamot? Bakit sa kabila ng problemang dinadanas ng taong bayan, wala tayong nakikitang solusyon nang galing sa pamahalaan? Bakit wala silang ginagawa?
sa aking pananaw, ito ay nangyari dahil sa pagkawalang bahala ng ilang ating nakarang administrasyon ng gobyerno. Na ang gobyerno ay para sa pagtulong at pagkupkup ng sambayan ng Pilipino. Ang ating mga opisyal ay dapat nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga mamamayan, para sa ikabubuti ng bayan. Hindi natin sila linagay sa mga matataas na posisyon para intindihin ang kanilang sariling interes o para tulungan lamang ang isang grupo o partido. Hindi natin sila linagay diyan para ipitin at yurakan ang mga kalaban sa politika. Habang pinababayaan ang mga kapartido naman na tuloy-tuloy ang pag-abuso. Hindi para pag-awayin ang magkapwang Pilipino at iwatak-watak ang lipunan dahil sa politika. Ngunit, yan ang nangyari. Yan ang naging polisiya ng ilang gobyerno. Ang kawawa, ang taong bayan. Kawawa dahil sa pamumulitika. Kung kakampi ka, ayos ka. Kung kalabang ka, patay ka. Hindi tayo magiging matagumpay hanggat hindi natin binabago ang ating ugali na aangat lamang ang ating buhay kung tayo ay magkakaisa bilang isang lahi. Alalahanin natin at isa puso na tayo ay kapwa Pilipino. Alalahanin din natin na walang magmamahal sa Pilipino kundi Pilipino rin. Walang tutulong sa atin kundi kapwa Pilipino rin. Kaya naman, isulong natin ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Isang bansa, isang diwa, isang gawa. Ipakita natin sa mga namumuno sa atin na hindi tayo magpapadala sa mga pananakot nila. Alam natin na may mga halal ng bayan na tinatakot, nakakasuhan o hahanapan ng kasalanan kung hindi susuportahan ng kandidato. Pero alam ko naman na mananaig pa rin ang kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Magkapit bisig tayo upang harapin ang nakaambang panganib sa ating bansa. Magmula sa ating pamahalaan o kung saan man. Isigaw natin na tayo'y Pilipino na handang magsakripisyo alang-alang sa pagkakaisa ng ating bayan. Nawala na ang disiplina ng sambayanan sa halip na umangat, lalo pang nabaon sa hirap ang marami sa atin. Hindi na nababawasan ang hanay ng mga maralita. Tila nawalan na ng sigla ang marami sa ating mga kababayan. Lumabo na ang mga pangarap ng ating mga kabataan. Nawalan ng direksyon ang ating bayan. Nakalipas ang 117 taon mula nung diniklara ni General Emilio Aguinaldo ang ating kalayaan sa Kawit, Cavite. Hindi pa rin natin lubos na nakakamit ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga dakilang bayani. Magpahanggang ngayon, naghihintay pa rin ang taong bayan. Tumitingin at umaasa sa ating mga leader na may gawin na mabawasan man lang ang kanilang dinadanas na hirap at panganib. Wala pa tayong naririnig na sagot. Ingay lamang ng mga opisyal na nag-uunahan sa pwesto. Ingay lamang ng isang lipunan na nag-aaway-away at nagkakawatak-watak dahil sa politika. Ingay lamang ng mga nang-aabuso at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang sagot sa hiling ng kababayan natin ng tulong. Puro salita na walang kabuluhan. Ingay lamang. Laging ingay na lang. Ang panawagan ng panahon ngayon ay para sa tunay at makabuluhang pagkakaisa. Pagkakaisa ng bawat Pilipino. Pagkakaisa ng ating bansa, Pilipino, kapwa Pilipino, nagtutulungan, nagmamahalan. Taas noo dahil tayo ay Pilipino. Yan ang hamon ng panahon.
Yan ang hamon sa atin ng bagong henerasyon para sa maliwalas at masiglang kinabukasan. Sama-sama nating harapin ang hamon ng panahon. Magkapit-bisig tayo at isigaw sa buong bansa na hindi tayo makakapayag na magtagumpay ang mapanirang politiko at politika na siyang dahilang pagkakawatak-watak ng Pilipino. Magkapit-bisig tayo at isigaw natin sa buong bansa na ang Pilipino ay nagkakaisa tungo sa isang malaya at masiglang Pilipinas. Sa tulong ninyo at ng bayan, pamumunuan ko ang isang revolusyon sa puso, isip at gawa. Tungo sa isang tunay at makabuluhang pagbabago. Pamumunuan ko rin ang isang kampanya upang makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Hindi ako makapapayag na mawala sa atin ang ilang bahagi ng ating bansa. Ipaglalaban ko ang integridad ng ating mahal na Pilipinas. Ibabalik natin ang respeto at paggalang ng buong mundo sa Pilipino. Ibabalik natin sa tulong ninyo ang pagkilala sa Pilipino bilang isang matalino at magaling na lahi. Ibabalik natin ang ating dignidad. Ibabalik natin ang kultura ng Pilipino na mapagpakumbaba, may takot sa Diyos at mapagmahal sa magulang, sa mga nakakatanda at sa kapwa. Sa tulong ninyo at ng sambayanan, pangungunahan ko rin ang isang revolusyon sa isip at gawa upang marating natin ang ating pinapangarap na isang matahimik, maunlad na bayan at masiglang mamamayan. Dahil dito, taus-puso kong tinatanggap ang hamon ng panahon, ang hamon ng bagong henerasyon. Tinatanggap ko ng buong pagpakumbaba ang hamon ng bayan. Tatakbo ako sa susunod na halalan bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po sa inyong lahat.